Good morning, guys. Since nasa automotive industry tayo, susubukan nating gumawa ng tinatawag na clutch cover wall clock. Ngayon, guys, meron tayong pinaglumaang clutch cover dito ng sasakyan. Gagawin natin is yun nga. Susubukan natin na gawin itong wall clock. Bala ko kasi itong ilagay sa aming kwarto or kung saan mga part ng aming bahay. Since mukhang unique yung idea and related naman dito sa ating vlog, kaya naisipan kong gawin ito. Mamaya, guys, ipapakita ko po sa inyo kung paano po natin siya gawin. Few moments later. Ang una nating gagawin, guys, is tatanggalin natin yung kalawang gamit itong drill natin na may steel brush. Ayan, guys, unti-unti nang natatanggal yung kalawang. Try din po natin siyang gamitan ng sandpaper para mas lalo po siyang kuminis, guys. Ayan, guys. Halos natanggal na natin yung kalawang. Itong ilalim, guys, hindi na siguro natin to siya lilinisin kasi ang tingin kong dapat gawin dito is tanggalin na lang para ma-reduce natin yung weight nitong pinaka clutch cover natin. Kung mapapansin nyo, guys, no, napakakapal po nitong bakal na to, so pag tinanggal po natin siguradong gagaan po siya at hindi po kayo mahihirapang isabit sa wall. Ayan, guys, natanggal na po natin yung pinaka ilalim. Ayan, guys. Ito po, malaking bawas po ito sa kabigatan ng ating clutch cover wall clock po natin. Guys, tinanggal din pala natin tong pinaka gitna niya. Ayan, guys. Para totally malinisan po natin yung pinaka loob niya. Tsaka yung pinaka likuran niya. Ayan, guys. Gamitan nyo lang po uli, guys, ng drill na may steel brush. And then, yun, guys, lihahin nyo rin po para totally mawala po yung kalawang. Ito rin pong isa, guys. And ngayon, guys, ang gagawin natin is uhugasan natin siya ng sabon. Ayan, guys, para matanggal yung mga kalawang niya tsaka yung mga grease niya.
ganyan lang po guys. Ganun din po yung ilalim. Ayan, saka nyo ngayon banlawan guys. Kaya po natin na sinabunan para matanggal po yung grease o yung mga oil niya para madaling kumapit po yung pintura natin. Ayan guys. Okay na po yan guys at patutuyuin nyo lang po. Ang susunod natin gagawin guys is susukatin natin mismo itong pinakagitna kung paano ilalagay yung pinaka mechanism ng ating relo. Ayan guys, bali nakakuha na po tayo ng relo na pwede nating ikabit para dito sa ating gagawing project. Try natin guys na gamitin na lang itong pinaka housing ng ating relo para magkaroon ng pinaka base dito sa ating likuran ng ating clutch cover. Ayan guys, nakuha na po natin yung pinaka base nitong ating gagawing relo. So ang susunod natin guys gagawin is i-fit natin dito guys. Ayan guys. Ilalapit lang natin itong butas dito sa pinaka surface nitong clutch cover natin para lumabas po ng maayos yung ating mga kamay ng ating relo. Ayan guys, nabawasan na po natin yung pinaka gilid niya. So, ulitin po uli natin na i-check kung talagang dikit na siya rito.
sa pinaka surface nitong cover natin. Kung hindi pa guys, pwede nyo pa siyang bawasan uli para totally dumikit or lumitaw yung mismong pinaka base dito or pumantay dito sa ating clutch cover. Ayan guys, na isentro na po natin ng maayos yung ating relo. Ang gagawin natin guys is ididikit na lang po natin itong pinaka base nya, and then next is pwede na po natin na pinturahan itong cover nya at yung pinaka itong casing nya. Ayan guys, naka-set up na po yung part na pipinturahan natin. Nalinisan na rin po yan. So, ready to paint na po siya. Tara guys, at pinturahan na po natin siya. Bali, harap at likod po ang pipinturahan natin. Ayan guys, tapatuyo na po natin yung pintura. So, pwede na po natin silang i-assemble. Ayan guys, na-install na natin. So puputuli na lang natin itong strap, and then pwede na pong ilagay yung pinaka-relo po dito po sa gitna. Ayan guys, nailagay na po natin yung mga kamay niya. So ang susunod naman po is lagyan natin ng mga number. Since wala akong makuhang number, yun na lang po muna ang gagamitin natin, yung pinagkuhanan po natin ng mismong mechanism ng relo. Ayan guys, natapos na rin po natin sa wakas. Ito pong mga numbers na to, temporary lang po ito guys. Maghahanap pa po ako nung mas magandang klase or yung magandang style na ilagay po rito. So guys, hanggang dito na lang po ulit tayo. Marami pong salamat sa laging pagsuporta ng ating channel.